Hello, hello, hello. Ito na naman si Miji Vlog. Hayaan nyo guys na malapit ako sa cellphone ko. Malaki yung mukha ko dito sa ano ko, sa video na to. 'Di ba? Kasi masaya ako na parang may konting hinayang sa isang grupo. Okay. Unahin natin yung masaya, 'di ba? Alam nyo guys, nung nakaraang buwan nakasagsaga ng mainit ang issue about sa TAC at sa Kabirador, o di ba? Okay, mega shout out muna tayo sa ano ha, sa lahat ng team TAC chapter saan man sulok kayo sa mundo. Good morning, good afternoon. At saka team Puyaters Sulid Mahal, good afternoon and good morning sa inyong lahat. At saka team Baliw, team Sakalam, team Kadakdap, team Kadakdak at saka team Timang, mega shout out po sa inyo, lalo na sa mga Three Angel ko. Shout out po sa mga Three Angel ko. Okay guys, pasensya na guys ha, lahat ng mga team na nakapasok yung pangalan ko sa inyo, na pambihira lang ako pumaspasok, minsan hindi nga ako napasok, nakikinig lang po ako. Sa bagay, minsan hindi nga ako nagbabasa eh. Pasensya na sa inyong lahat. Okay. Dito na tayo sa topic natin. About sa Three Angels ko na gustong tumulong doon sa isang grupo. Okay. Alam nyo guys, ako hindi ako nangingialam sa mga desisyon ng Three Angels ko. Kasi sa sinabi ko nga sa inyo, ako maliit lang ako sa kanila. Okay? Utusan lang po ako nila. Kung ano yung iutos nila sa akin, yun, magsasabi ako. Kung hindi sila nag-uutos sa akin about sa grupo nila, hindi po ako magsasalita. Okay? Ganun yan lang guys ha. Nung nakarambuan guys, di ba nagkagulo. Sana wag kayong magalit sa akin ha, kasi itong vlog na to, ginawa ko lang to ng sang-ayon sa mga Three Angels na nandito sa akin, na wala silang pinapanigan. Okay, wala silang pinapanigan sa mga nangyari ngayon. Okay? Ang sa kanila lang, basta tumulong ka, tutulungan kanila. Ganun lang yun sa kanila. Wala silang pakialam sa mga personal na issue bawat isa. Okay? Yan yung Three Angels ko. Basta ikaw, tumutulong ka sa kapwa mo, namimigay ka kung ano-ano sa kapwa mo, na wala kang masasabi sa tinulong mo. Ganyan yun ang aking Three Angel. Okay? Ito guys. Hi. Ako masaya ako guys, kasi isa ako sa nabibiyaan ng Three Angels na to. Kaso lang, tinanggihan ko. O diba? Ang tanga ni Meiji Vlog, tinanggihan yung grasya. O diba? Tinanggihan ko guys, kasi dalawa kaming bibigyan nila ng grasya na yan. Sabi ko sa akin, okay lang hindi ako makatanggap niyan, kasi may gagamitin naman ako pag mag-charity ako. Gumanon ako. Pero yung grupo na sinabi nila, sabi ko, baka sila, kailangan nila, pwede nyo, doon nyo na lang ipokus, ibigay ninyo yung sasakyan. Ganon yan. Oh. Ay. Tapos ngayon guys, nag-conversation silang tatlo. Maliban doon sa apat na member nila sa GC, kasi walo kasi kami lahat doon. Maliban doon sa apat, hindi nangingialam yung apat, kasi pag yung tatlo na yan magsasalita doon sa GC, walang makikialam sa kanila. Ganun lang yan. O diba? Ganun kasimple ang pagbibigayan namin sa amin GC. O, ganun na. Sabi ng isa, gusto ko bigyan ng sasakyan yung grupo na yan. Sabing ganun. Sabi naman ng isa, sabi niya, pwede naman tayo magbigay ng sasakyan. Kaso lang, wala silang permit na mag-charity.
Tapos ito namang isa, nagsasabi, wala namang problema yung, yung, anong tawag nito, yung permit ng charity. Kasi, basta makita lang natin na nag-charity sila. Ganun na, mabanggaan na yung kwento nila. Yung isa naman ay gustong magbigay ng sasakyan. Gusto pala niya maghati-hati silang tatlo. Kasi I think yung sasakyan na binigay nila kasi pinaano pala nila yung asawa ko, pinakambas doon sa ano sa Subic. Kasi doon sa Subic bibilhin yung sasakyan. Pinapapunta pala nila yung asawa ko doon sa Subic para mag mangambas kung magkano yung sasakyan na yan para charity. Ito. Ang nakakaganda kasi yung sasakyan na yan pusto be ipangalan lang ng isang tao. Okay? Isang tao na hindi na nila pwede bawiin ganito ganyan akong nagbibigay ng sasakyan na yan, hindi na nila pwedeng bawiin kasi yung sasakyan na yan ibigay nila sa isang tao. Ha, isang tao lang ang bibigyan nila noon nung sasakyan na yan sa kanila na yan, bahala na yung taong andoon sa pangalan ng sasakyan, kung pwede niya isama yung grupo niya, pwede. Pero kung magkaguluman sila, pwede niya angkinin yung sasakyan. Ganon ka ganon ang utak ng isang triangel ko. O, diba? Tapos sabi naman ng triangel, maganda yung ginagawa mo. Hindi ba bigay bawi ang dating doon? Yun na. Sabi naman ng Three Angel, paano yan? Diba? Alam naman natin si Ma'am Merly, kung gaano natin, kaano yan si Ma'am Merly, kasi nga daw, kasing edad lang daw nila. O, ganon. Sabi ng isa, alam mo, wala tayong pakialam sa mga personal na issue. Kasi ang atin, tutulong tayo sa kapwa nating nangangailangan. Kasi tayong tatlo din, may sobra tayo. Diba? Kaya nga tayo namimigay ng mga charity. Kung sino yung gusto mag-charity, bibigyan natin. Pero itong isang anak natin, ayaw niya tayong tumulong sa charity niya. Kasi ganito kasi, ayoko talaga ma-involve yung ibang tao sa charity ko. Kasi ayoko ng gulo. Baka sabihin nila ako, bodol. O diba, ito na, balik tayo sa kwento. Ngayon, habang nag-conversation sila, sabi ng isa, basta ako, magbibigay ako, basta hindi lang masyadong baluha, hindi lang masyado nilang i-down si Ma'am Merly. Ganon. Yung isa naman, ganito, ganyan. Alam nyo guys, nung kasagsagan na inaano si Tita Merly, yung tatlong angel ko, nag-anuhan sila, bakit ganito, ganyan, hindi ba sila naawa dun sa matanda na ginaganyan nila? Oo, may mali ma yung matanda. Sana hindi ganun ang pag-ano nila. Isipin naman nila na may lola, may nanay sila. O, diba? Tapos ito namang isa, sabi, kasi may mali kasi si Ma'am Merly, ganito, ganyan. Oo, may mali nga, pero hindi dapat ganyan ang pag-ano. Ano na yung dalawa? Tapos yung isa, nakikinig lang sa dalawa, edi sabi nila, kayo away-away kayo ng ganyan. 'Di ba? Pumasok tayo dito simula sa Mamigs, nagpunta tayo sa TAC, tapos ngayon ang pinunta natin is charity. Okay? Hindi tayo pumunta dito sa mga personal nilang buhay. Wala tayong pakialam kung ganyan si Ma'am Merly kasi alam natin na negosyante. Ikaw din, alam mo, kasi negosyante ka, alam mo paano pasikutin yung pera, paano mo, hindi sapat yung binigay ng mga nag-sponsor sa'yo. Kailangan talaga, bumunot ka na sarili mong pera. Gumanon yung isang sponsor ko. E di ngayon, nagtimbang-timbangan yung tatlo, pinasok nila ako. Doon na sila nagsabi sa akin, anak, ganito yung plano namin. Sabi ko, mga mami, walang problema sa akin yung plano ninyo. Anak, pasensya na anak, inutusan namin yung asawa mo
na pumunta doon sa Subic, pero hindi namin sinabi namin sa kanya na wag ipaalam sa iyo na inutusan namin siya. Yun, nagtataka ako bakit hindi nila sinabi sa akin ganito ang plano, ganyan. Sabi ko, bakit hindi niyo pinaalam sa akin? Kasi anak, baka masaktan ka kasi nga daw alam daw nila kung paano ako magmahal ng isang matanda, paano ako magrespeto sa isang matanda. Yan po. Tapos ngayon na po sa madaling kwento po, nagsasabi na nila sa akin na bibili sila ng sasakyan. Ito ha, bibili sila ng sasakyan. Yung sasakyan na yan, posto B, dalawa ang bibilhin. Ha, dalawa ang bibilhin. Kaso, nagsasabi ako sa sarili ko, kung yung isa na yan ay akin, wag na po. Salamat po. Gumanon ako. Kasi may sasakyan naman ako. Kasi baka yung isa, wala talaga yung sasakyan. Kasi hindi kasi nila sinasabi sa akin. Ito, Glyza, liniwagin ko po. Hindi po sinabi nila na kung sino yung bibigyan nila. Okay? Nung unang kwento nila, hindi nila sinabi sa akin kung sino yung bibigyan nila. Tapos sabi ko, baka kailangan nung isa, ng isang grupo na yan, ang sasakyan. Okay? Kasi sa akin, mayroon na po akong sasakyan. Hindi ko na po kailangan yan. Ang ano ko lang po, ibigay na lang yan sa iba. Gumanon ako. Yun pala, tinesting nila ako. Tinesting nila ako kung paano ako baka daw nakipag baka daw magselos ako. Yun. Baka magselos ako, baka daw ma-interpret ko yung sinasabi nila kasi nga ako daw nagbigay na nga ako ng permit na sa team abot kamay po ako. Tapos ganyan. Tapos nung nagsalitaan na kami, sinasabi na namin ng ano, bigla lang nag-text sa akin. Anak, nakita mo ba yung vlog ni MCJ? Oo, tita, naiyak nga ako kasi ganito. Tapos, naiyak talaga ako, tita, pumasok ako. Tita, mami, pumasok nga ako doon sa ano, sa isang GC na nagsasabi ako doon, ano ba to, prank ba to o hindi? Gumanon ako. Yun pala, it's a prank. Pero happy silang tatlo kasi nga yung team abot kamay is may permit na po. Ito na. Tapos ngayong ilang araw ngayon, edi tapos na-approve na yung sasakyan. Nakukunin na lang po at saka magpirmahan na lang po na ibigay doon sa taong gusto nilang bigyan. Sa masamang palad, hindi po matutuloy. Hindi po matutuloy ng dahil sa isang kasamahan nila. Dahil lang din sa isyo ng pagkain. Dahil lang sa pagkain na isyo, hindi na nila itutuloy ang sasakyan. Sabihin ko sa inyo, yung member na yan, eto, kasi nagtataka ako bakit nang dahil sa pagkain. Wala namang ibang nag-i-issue about sa pagkain, kundi ang timbirador lang man. Diba? Sabi nila, sabi ko, mami, ano ba ito? Ito ba yung sinabi niyong bibigyan ng sasakyan, yung timbirador? Kasi wala namang ibang nag-i-issue ng about sa pagkain. Yun. Kaya kayo sana, lalo ka na Noy PH and Rolly, kasi yun yung vlog ninyo ang pinakita nila sa akin. Kaya nadismaya sila na dapat pustubi may sasakyan ang grupo ninyo. Kaso lang, nadismaya sa vlog ninyo na dahil lang sa pagkain na lagi ninyo daw sinasabi na yung si Aling Banang na tinatawag nyo na si Tita Merly
laging nagpupunta sa Himalaya na hindi nagdadala ng pagkain, nakikikain lang. Parang sinabi niyo na, na si Tita Merle hindi kaya bumili ng pagkain. Hindi po ganun. Ha? Hindi po ganun. Alam niyo ba, Noy PH at saka Sir Rolly, isa kayo sa gusto kong bibigyan ng sponsor ng Three Angels ko. Kasi pinapili nila ako kung sino yung bibigyan. Wag ko daw isipin kung anong grupo yun. Basta nakatulong sa kapwa, magbibigay sila. Kasi pata sila magbigay. Kaya nandahil sa inyo, sa vlog ninyo, na pinamukha ninyo, na si Tita Merle laging pumupunta sa Himalayan na hindi nagdadala ng pagkain doon. Hindi nyo alam kung bakit hindi nagdadala si Tita Merle ng pagkain. Diba kayo mismo, dati kayong grupo ni Tita Merle. Ha? Bakit hindi nyo naisip yan noon na member pa kayo ng TAC? Diba dati member din kayo ng TAC? Nagpupunta kayo ng Himalayan. Nagdadala ba kayo ng sarili ninyong pagkain para ipakain sa mga tao na doon? Ito, pasensya na kung nasabi ko ito. Kasi hindi ko talaga nakita yung vlog ninyo. Pinakita lang sa akin ng Three Angels ko, nasaktan sila sa sinabi ninyo. Ay, pasensya na. Ayaw kumiyak. Ha? Nasaktan sila sa sinabi nyo. Kasi ayaw nila yung mamibigay ka ng pagkain tapos isusumbat mo. Yun ang ayaw nila. Ha? Nakita nila sa vlog nyo kung paano nyo pinagsasabi na si Tita Merle pupunta-punta sa Himalayan, walang dala, nakikikain lang, tapos yung mga taong sinasama ni Tita Merle basta may binitawan kayo na words na hindi maganda, yun yung isa din sa nakapagsakit sa damdamin ng Three Angels ko po. Pasensya na kung kayo nanonood sa vlog ko ngayon, naguguluhan kayo kung bakit ganito ang salita ko ngayon about dyan. Kasi hindi ko talaga lubos akalain. Saya-saya ko pa naman sana kanina. Diba? Naiyak ako kasi naalala ko yung mga sinasabi ng mga Three Angels ko. Kaya guys, pasensya na hindi ko man nasabi sa grupo ninyo. Kasi wala akong alam. Ngayon ko lang nalaman. This week ko lang nalaman about dyan sa sasakyan. Na magbibigay pala sila. Ang alam ko na magbibigay ng sasakyan. Pero hindi ko alam kung sinong grupo. Pero nagkamali sila. Na nadula sila sa pagsabi sa akin. Kasi nagpasa sila ng link sa akin about sa vlog ninyo, Noy PS and Sir Rolly. Ha? Nang dahil sa inyong vlog, doon nagkumalas ang Three Angels sa pagbigay na sana magagamit ninyo pag mag-charity kayo. Ha? Isa dyan sa grupo ninyo, hindi sa member, sa grupo ninyong birador. Ha? Kung ilan man kayong birador, isa dyan dapat ang may-ari ng sasakyan na yan. Kaso lang, nang dahil sa vlog ninyong about sa pagkain, ayun tuloy. Drawing na lang ang na dumating sa akin. Kaya ngayon, pinipilit nila akong tanggapin yung sasakyan kasi nakabayad na sa sasakyan. Pero sabi ko sa kanila, aayusin namin yan ang mag-asawa about sa sasakyan para mabawi yung perang binayad nila. Kaya sayang sa inyong grupo. Oo, narinig ko doon sa isang vlog kagabi. Hindi,
nag-late lang ako ng dating sa vlog na yon, nasabi, hindi po kami nangangailangan ng sasakyan. Oo, hindi kayo nangangailangan ng sasakyan, pero gamit na gamit po yung sasakyan na yan. Kasi nag-chacharity kayong grupo kayo. Kaya guys, pasensya na kung hindi ko man nabanggit sa inyo. Alam nyo, ilang linggo magulo ang isip ko kung sino ba ang grupo na bibigyan ng Three Angels ng sasakyan. Sakit ng ulo ko nung panahon na yan. Tapos nung nakita ko may screenshot na, ay hindi naman ganyan yung ano, yung Three Angels ko. Hindi magsasalita yung Three Angels ko sa ibang mga tao na ito yung plano. Kaso lang, etong week na to, nagsasalita sila sa akin na grupo nyo pala ang bibigyan. Ako, okay naman sa akin kasi kayo nagtumutulong din kayo sa mga tao. Basta ako, ayoko yung mga personal na buhay. Ayoko din yung, ako nga din, ayoko rin isusumbat yung, ayoko magbablog na isusumbat yung pagkain. Alam na isang tao dyan. Sana naman, kayo din, huwag na masyadong mag-ano sa kapwa natin. Di ba? Alam ko darating ang panahon kasi sila, bago sila nag-desisyon yan, yung isang tao, yung isa ding member namin, nagsasabi na ayaw nila ding tumulong sa inyo nang dahil sa kung sino man yung pinakamalakas na ano sa inyo. Kasi ayaw nilang mabahiran ng ugaling hangin. Alam nyo na yan anong tawag ng ugaling hangin. Ibig sabihin, yung kung sa ano ba yun, Ilunggut, Tikalon? Ewan ko kung ano, kasi yun ang sinasabi nila doon sa GC. Ayaw nilang makipagkompetensya doon sa naghawak sa inyo. Na sabi nung isang member namin na kasi may ano yan, parang may balak siyang maging founders. Wala kaming pakialam kung gusto niya, 'di ba? Wala kaming pakialam kasi personal na buhay yan, personal nilang decision yan, personal nilang ambition yan, kaya nagkagulo-gulo. Wala kaming pakialam diyan. Doon lang kami nag-ano sa mga charity lang talaga. Charity lang ang hinahabol ng aking mga Three Angels. Kasi basta kayo, kung transparent kayo mag-charity, walang problema sa Three Angels ko. Kahit hindi ko man pangalanan sila, alam nila na may tao silang pinapapasok sa inyo na nagbibigay. Pero basta pasensya na po, hindi talaga ako magbibigay kung sino sila. At saka, pasensya na po Sir Rolly and Sir Noy sa inasal ko, sa sinabi ko ngayon na in-address ko sa inyo na bakit umatras yung mag-sponsor ng sasakyan ninyo. Alam nyo ba kung gaano pang charity talaga yung sasakyan na yan. Kaya guys, dito na po matatapos yung vlog ko. Bahala na kayong umintindi kung ano man itong vlog ko na to. Basta kami, Tita Merly, andito lang kami sa'yo. Hayaan mo, Tita Merly, personal kitang puntahan dyan pag uwi ko sa Pilipinas. Kasi, ay, nakakayak eh, Tita Merly. Be strong. Yan lang ang sinabi nila. Salot sila sa iyo, Tita Merly. Kahit anong binabato nila sa iyo, huwag ka lang susuko. Nandyan lang yung Three Angel ko. Hindi mo pa naman sila makikita. Hindi mo pa naramdaman yung tulong na ibigay nila sa iyo. Darating ang panahon yan, Tita Merly. Basta, Tita Merly, promise, I see you this coming before mag-meet and greet. Yan lang po. Kaya, pasensya na, naiyak ako. Naalala ko kasi, ako kayo talaga, mga Three Angels ko. Naalala ko talaga yung sinasabi niya.
Na-touch kasi ako sa sinabi nila about sa akin. Kasi hindi kasi ako budol. Hindi ako budol kasi hindi ako naghihingi sa kanila. Ay, thank you, Three Angels. I hope po, Three Angels, na marami pa kayong matutulungan, na sana yung pinag-usapan natin, sana tuloy-tuloy yung pagtulong ninyo sa mga taong binibigyan nyo ng bubong na mga gaganda. At sana palawakin pa natin ang pagtulong about sa charity po. Thank you sa lahat, and God bless. I love you all. Pasensya na, nag-video lang ako kasi naano lang ako sa damdamin ko. Kaya, okay, bye! God bless everybody.